anong klaseng British company yung bibili ng chopper tapos on installment? Okay lang po, hingi po ako ng extension po within the day. I'm sorry, Mayor. You promised to tell the committee the name of this British company. So please. Okay, i-confirm ko lang po para sigurado. Kasi... Bakit hindi nyo alam, Mayor? Pagkatapos nung nakaraang hearing, kumontak po kami sa CAAP. Active pa po ang registration ng chopper niyo na nasa pangalan niyo. Yes po, Your Honor. So can you explain this? Bakit sinabi niyong binenta niyo na ito samantalang lumalabas, kayo pa rin yung may-ari? Your Honor, ang kontrata po namin yan ay deed of absolute sale po. Ay deed of conditional sale po pala. Babayaran po siya in next 6 months po. Installment din po. After po mabayaran po, mag-execute na po ako ng deed of sale po sa kanila. So habang hindi pa deed of sale na consummated, kayo pa rin yung may-ari? Hindi na po kasi nagbabayad po siya sa akin ng installment po na 6 months po. So sinong may-ari? Meron po isang British company po. Anong klaseng British company yun? Bibili ng chopper tapos on installment? Your Honor, provide ko na lang po yung details po na lahat po sa inyo para mas ano po, para mas ma-investigate nyo po na ano po. Actually, last hearing nyo pa kasi sinabi na ibinenta nyo sa British company. And apo. Last hearing nyo pa pinangako ibigay yung pangalan. So anong pangalan ng British company? Your Honor, okay lang po, hingi po ako ng extension po within the day I'm sorry, Mayor. Binigyan na po kayo ng ilang araw mula nung nakaraang hearing, and you promised to tell the committee the name of this British company. So please. Apo, ngayon, ano yun? Yes, opo. I need the answer now. Kasi dapat hindi ganitong kahirap magtanungan ng ano, magkatrabaho sa gobyerno. Kung facts yan, dapat na ibibigay natin sa isa't isa. Apo. Hindi yung humingi kayo ng palugit noon, ibinigay naman ng chair. Ngayon, ipa-follow up ko, hihingi na naman kayo ng palugit. No, please, if there's any truth to that sale to a British company, ano po yung pangalan ng British company na yan? Opo, Your Honor. Iko-confirm ko lang po para sigurado po. Ko-confirm niyo yung pangalan? Opo, iko-confirm ko lang po para sigurado. Kasi... Bakit hindi niyo alam, Mayor? Binenta niyo sa kanila, they owe you money. Babayaran kayo on installment for 6 months. Ano pong pangalan ng British company na yan? Your Honor, yung pangalan po, ang na-execute po is yung lawyer. Kaya iko-confirm ko lang po para sigurado. Sinong po. Sinong lawyer? Lawyer ko po. Si ano pangalan ng lawyer niyo? Attorney Phil Joy. Attorney Phil Joy. Opo. Apelyido nila yung Phil Joy? Phil Joy po, Baluyot po. Baluyot. Andito ba si Attorney Baluyot? Opo. Wala po. Ang pangalan po ng company po, New Summit Industries Limited po. New Summit Industries Limited. Opo. Anong negosyo nitong New Summit Industries Limited? I believe po, ang negosyo din po nila is chopper din po. Chopper din. So, opo. Chopper ang negosyo nila pero bumili sila ng second-hand chopper sa inyo. Ang pagkakalam ko po, Your Honor, matagal daw po ang waiting time po ng Lion Air po ngayon. At it so happen po, tinanong na binibenta ko po dahil ang gusto ko naman po talagang negosyo po doon sa chopper ay gagawin po siya parang air taxi. However po, hindi po nag-push through, binenta ko na lang po. So, itong New Summit Industries Limited, nasa chopper business, pero hindi makabayad sa inyo ng cash, magbabayad sa inyo on installment over 6 months. Yan po yung usapan po namin, Your Honor. Alright. Alam nyo, Mayor, hindi kailangan ganitong kahirap. Opo. Ano po, sumagot sa tanong ng Senate Committee na kailangan parang halos kalad ka rin mula sa loob ninyo. Nakatakdang magsampa ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC ng criminal complaints o mabibigat at walang piyansang mga reklamo ngayong Linggo, laban kay Bamban Tarlac Mayor Alice Go, dahil sa kanyang koneksyon umano sa illegal Philippine Offshore Gaming Operator o Pogo Hub sa kanyang munisipalidad sa Bamban. Isasampa ang mga kaso sa Department of Justice o DOJ, at doon ay dedetalye ang umano'y pagkakasangkot ni Mayor Alice Go sa Zone Yuan Technology Incorporated, isang Pogo Hub na matatagpuan sa Baufo Compound, sa likod lang mismo ng Bamban Municipal Hall, na ni-raid noong March, matapos makatanggap ng mga ulat ng Human Trafficking at iba pang ilegal na gawain. Magpupulong ang mga opisyal mula sa PAOC at iba pang ahensya ng gobyerno sa Martes, June 18,
upang magpas siya sa mga kasong isasampa laban kay Mayor Alice Go at iba pang individual, ayon kay PAOK spokesman Winston John Cascio. Matatanda ang pinarusahan ng Office of the Ombudsman ang alkalde, at dalawa pang local government official, ng 6 na buwang preventive suspension. Ang politika, may ugnayan daw kaya't dapat bantayan sa darating na halalan. Ang pagkalat ng mga illegal na pogo, saan naging sablay ang mga mayor, governor, barangay, pulisya, immigration at iba pang ahensya ng gobyerno. Pag-usapan po natin yan kasama si Undersecretary Gilbert Cruz, ang direktor ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Magandang araw po ma'am at sa mga nanonood po ma'am at nakikinig ng programa natin, magandang araw po sa inyo lahat. All right. Umpisahan po natin. Nakailan na hong raid itong nakalipas na 3 buwan, parang sunod-sunod yung trabaho nyo sa Bamban Tarlac, sa Porac, Pampanga. Ilan na ho ba ang operasyon at in summary ang naging resulta? Ang PAOK po, simula po kami nung magsimula itong last year. Nakakawalong raid na po kami ito nga ho yung latest natin, yung Porac, and then yung Banban po, and then yung sa San Valley, which is isa rin po sa mga pinakamalaking pogo hub dito sa Pilipinas. Ano po yung resulta? Ilan na in total ang mga naaresto, na salba, mga kaso na pending? Para lang ho kasi araw-araw nasa balita kayo pero parang walang memory yung mga tao na tila walang tigil yung inyong pagtrabaho. Marami-rami na po ma'am Siguro kung susumahin natin yung lahat-lahat po nung na-aresto natin, libo-libo na po yung nakuha natin Kasama po kasi natin dito yung Philippine National Police and other law enforcement agencies. And karamihan naman po yung mga nahuhuli po natin, sila po ay nakasuhan ng anti-trafficking in person. Tapos po, yung iba naman po, yung talagang hindi naman po kasama sa management at di naman po sila dinidemanda for physical injuries or torture, sila po ay pinadeport na natin sa China. At ang balita po namin, dahil maganda naman po yung coordination natin with the counterparts, hanggang ngayon po, yung mga dineport po natin doon po sa China at sa ibang bansa po, karamihan po nakakulong pa po. Hindi pa po nila pinapakawalan. Dahil doon po sa bansa nila, talagang hindi po nila inaalaw yung ganyang klase ng scamming activities. Yusek, sa nakaraang ilang linggo, pati uhuyo sa Senate hearings at sa mga reports na nanggagaling sa inyong ahensya, tila ang daming masamang bagay na itinulot itong pogo. Ano ho ba yung insight ninyo? What's wrong with pogos? Bakit kailangan iban? Sabi ng mga senador. Opo, kasi sa totoo lang po ma'am, yung mga discoveries po nating nakikita sa hanggang simula po nung una hanggang ngayon, nakikita po natin yung involvement ng mga illegal pogo hubs na ito sa kidnapping, sa murder, human trafficking, may torture, and then mga drugs po, nakakakuha rin po tayo ng drugs sa loob mismo ng pogo hub, yung mga illegal pogo hubs na yan. And yung mga fugitives po, every time po na nanre-raid po kami ng mga po illegal pogo hubs, nakaka-recover po tayo ng minsan 11, minsan 9, minsan 6 na mga wanted persons or fugitives from other countries. So, yun nga ho, nakakalungkot na kala natin itong mga pogo hub po na ito ay magbibigay po sa atin ng magandang bagay para sa ating Pilipinas. Pero ang nakikita ko po, mas negative po, yung negative po, it outweighs yung benefits po na as promised sa atin na ibibigay nila. Okay. Pero ang tanong sa isip ng mga tao, what took the government too long to realize na ganyan yung mga masamang resulta ng pogo? Nung panahon ni Pangulong Duterte, mga 400 plus ang na-register. Sa ngayon, merong 100 plus na hahabulin pa kayo na expired na yung lisensya o nag-ooperate ng illegal. Bakit ang tagal bago nagka-aksyon? Kasi po ma'am, hindi mo talaga ma'am malalaman yung mga violations niya mga yan hanggang wala nang nagre-report po sa inyo. Like in our case,
May mga nagpapadala po sa amin ng mga torture videos. May mga nagpapadala po sa amin ng mga incidents na may pinatay na ng mga foreign nationals. May nagpapadala po ng mga report coming from the embassies na mayroong prostitution doon sa isang Pogo hub. So that's the only time, ma'am, na a-action po kami. Mag-apply po kami ng warrants, then kukuha po kami ng mga operatives natin na tutulong sa atin, like the Philippine National Police, the National Bureau of Investigation, para po ma-raid yun. Once na na-raid po natin yun, and then that, magugulat na lang po tayo na meron palang prostitution din na sa loob. Magugulat na lang tayo na meron pala silang mga kulungan o yung ginagawa po nilang mga torture rooms, ano? At yung mga torture equipments, for this particular case, ma'am, yung sa Porac, napakarami pong torture rooms yung nakita natin, ano? Apat pong torture rooms yung nakita natin. At marami po na mga posas, marami pong mga torture equipment na nagkalat po doon. Parang ang dating sa akin, normal lang yung ginagawa nila roon sa loob, yung pananakit po. Lumabas ho yung katungkulan dapat ng mga local government units at barangay, kasi sabihin natin, you would act on complaints, ano po, or reports. Pero hindi naman pwedeng hindi napansin ng mga taga-barangay o LGU na may mga nangyaring ganun. Puntahan natin yung sa Porac. Ano po? Ang sabi ng mayor, wala siyang binibigay na lisensya para mag-operate. Eh, lagpas 5 hektarya. Ano po? Maraming mga... Mahigit po. Mga, I think, mga 30 hectares po yun. 30 hectares. Okay. So, tumindig yung mga buildings at construction doon. Dumating yung mga Pogo workers. 150 plus yung inyong na-rescue. May 30 plus na mga Pilipino. Paano kung hindi nasilip yan ng barangay at LGU? Pag nagpapatayo ka po ng ordinaryong bahay, kumukuha ka nga po ng building permits. Eh. Mm-hmm. And sanitary permit, kung tapos kumukuha ka ng fire para po sa fire code. Yun nga ho, kung dapat po talaga alam nila. At siyempre po, may mga reported po dyan sa area na yan na may mga natagpo ang patay. So yun nga ho, dapat po siguro tignan po natin yung mga ganong bagay, kasi kung ikaw po ay nasa lokal, yung binugbog po, pinagchichismisan na dun eh. How much for yung may mga nakita ka pong patay, hindi lang po isa o dalawa yung nakitang patay ito, marami po eh. Ganon din naman ho dun sa Bambantarlac, ano? Ang sabi ni suspended mayor, Alice Go, eh wala naman siyang binigay na lisensya at nagpatuloy yung construction noong Pogo Hub sa lupa niya mismo, sa parte ng lupa niya. Ano ho yung naganap doon? So itong dalawang mayor na to ang tinututukan ngayon ng investigasyon. Ano ho yung nakita ninyo na responsibilidad sana nilang hindi ginampanan? Maganda po, ma'am, yung coordination namin sa DILG through Secretary Benhar Abalos. And pinaiimbestigahan na po nila yun sa Banban. Actually, yun po yung naging dahilan kung bakit po nagkaroon ng suspension ng ating ombudsman. At tingin ko ganun din po ang dapat gawin dito. Ano po ba yung naging pagkukulang ng mga local government officials at tumayo po yung mga ganitong establishment. At importante po para sa amin dito yung monitoring. Ano? Kasi ito yung pinagmamalaki natin, like sa Banban. Ang tawag nga po nila BGC of the North of Tarlac, yung Banban Pogo Hub na yon. Eh siyempre ho, doon nakatuon yung mga tao. Dapat yung mga nangyayari ron, dapat tinitingnan pong mabuti ng local government official, being yung parang pinaka-trophy mo, yung pinagmamalaki mong lugar. I think this goes the same thing dito po sa Porac, kasi ho, napakaraming building po sa loob, napakarami pong activity na nangyayari. Kaya dapat po yung monitoring ng local, dapat nakatuon din po dito. At yung pinagmamalaki po na malaki yung naibibigay na trabaho, malaki yung naibibigay na revenue sa municipality, dapat tutukan po natin, no, alagaan po natin yung pinagmamalaki po natin, pinagkukunan natin ang revenue. Okay, Yusek Gilbert, meron ding mga raids na naganap sa Paranaque, ano po? At tila hindi lang Porac at Bamban ang pinag-uusapan natin ditong lugar kung nasaan yung mga Pogo na ilegal. Ano pa hong mga lugar ang sinisilip ninyo? Mamalu, ano po, ano?
Tama po yung sinabi nyo kanina, 49 po yung nagrehistro sa at nagpa-permit sa PAGCOR. May tinitignan pa po tayong 300 mahigit. Hindi po 100, 300 po ito na nakakalat po sa buong Pilipinas. Okay. Kulang na kulang po yung tao natin sa PAOK po, kaya madalas kumukuha po kami ng kakampi natin sa law enforcement, PNP, MDI, and other law enforcement. Yun nga ho, nakakalat po ito eh. So talagang tama po yung sinabi nyo, malaki po yung magagawa ng local government unit dito po sa pagsupo at pag-control at pag-regulate dito po sa mga pogo na ito. So, hindi lang Porac, hindi lang Bamban, ano pang mga lugar ang flashpoint? Pwede pong sabihin natin sa buong Pilipinas po eh. Meron po kasi tayo sa Mindanao, meron po tayo sa Visayas, marami po tayo dito sa Luzon, pero ang pinaka-sentro po na pinakamaraming pogo hubs, illegal pogo hubs, nasa Metro Manila po. So, ibig sabihin ho niyan, hindi naman kailangan na reactive o pagkalang may complaint kayong na-receive, wala ho bang pwedeng proactive steps? Halimbawa, ipag-audit lahat ng LGU sa ang mga lugar, sa inyong mga locality, may mga pogo, at hindi ba pwedeng i-check ngayon pa lang bago magkaroon pa ng sakuna? Tulad nung sinasabi niyong human trafficking, torture, etc. Yung PAGCOR po at yung PAOK po and yung DILG po, nagpatawag po ng parang isang meeting po. Pinatawag po lahat ng mga lisensyadong magpupugo, yung mga IGL, license IGL. And then pinakita po namin sa kanila ng PAOK kung ano yung totoong nangyayari sa loob ng Pogo Hub. Kasi baka po sabihin na natin na hindi po alam ng mga mayor yung nangyayari doon sa loob ng Pogo Hub. Ano? So, we showed them a video yung mga resulta po ng mga raids namin. So, pinakita po namin na meron pong torture. Pinakita po namin na merong prostitution din sa loob. Pinakita po namin na merong nagaganap na scamming activities. Hindi po online gaming yung ginagawa nila, but scamming activities. So, nung pinakita po namin kahapon yun, doon po sa mga local government and their representatives, medyo na-shock sila. Yung iba po, na-shock yung iba dahil sabi nila, hindi po namin alam na may ganyan pala pong nangyayari. So, maganda po yung nangyari, ma'am. Humingi po sila ng advice at sabi nila baka pwedeng tulungan niyo po kami sa pag-i-inspeksyon kasi hindi raw po nila alam kung paano i-inspeksyonin, which is pwede rin totoo man, ano, baka kasi ma'am, para malaman po na merong isang scamming activity, ma'am, kailangan ma'am may technical support ka eh. May mga IT ka na marunong tumingin o ano ba yung i-inspeksyonin, like during our raids na ginawa, ma'am, nakakakuha po kami ng mga thousands of pre-registered SIM cards. Nakakakita po kami ng mga computers na ginagamit po sa scamming activities. Nakakakita po kami ng mga cellphones, marami. At yung mga seed phrases na tinatawag, tsaka po yung mga hard drives. Marami pong bagay na kailangan makita mo. Plus yung sa loob po ng computer, kailangan po merong kaalaman po yung mag-i-inspection para malaman mo na yun ay isang scamming activity. So, ano ho yung pangako ng mga LGU representatives na ano yung gagawin nila? Ang sabi po nila, once na ma-inspection po nila at makita nila na may mga ganun, mga indicators po na mayroong mga illegal activity sa loob po ng IGL o yung Pogo Hub na yun, i-re-recommend daw po nila for it's either for police operation or for closure na po yung mga Pogo Hub. Ngayon, Yusek Gilbert, kayo po yung naging director ng Philippine National Police Academy, nagiging kayong regional commander at saka nagsa Dangerous Drugs Board din po kayo. Ang problema ho na to, nagsisimula sa pagpasok ba ng mga illegal na workers? So, ibig sabihin, immigration pa lang, may problema na tayo dahil libo-libo, sabi ninyo, no? Yung na-rescue na deport. Ano ho yun? Ang papel ng immigration, parang tila lumang kwento na to, pero hindi yata na-actionan. Yes, ma'am. Tingin ko, ma'am, dapat medyo maghigpit na tayo. Ano, ma'am? Like, halimbawa, kung may mga foreign workers, kailangan hawak po talaga nila yung passports nila. In dito po sa cases natin, pag nagre-raid po tayo, walang mga passports eh. Itong mga pogo workers.
Basically, kaya po tinatanggalan ng passport ng management yan, ma'am. At kinukuha nilang pili yung mga passports ng mga foreign nationals para magkaroon ho sila ng leverage, para magkaroon sila ng holdings na kayo, hindi kayo pwedeng lumayas, kayo hindi pwede kayong gumawa ng mali dito sa kumpanyang to dahil hindi kayo makakaalis. Bagay sa ano, hawak namin yung ano, yung buhay nyo dito. Aalipin namin kayo, kaya gawin nyo kung ano yung gusto namin pagawa sa inyo. So dapat mamahigpit po tayo dyan. Once na isang ang POGO hub ay in-inspection po ng Bureau of Immigration, halimbawa ma'am, at nakita nilang hindi hawak ng mga empleyado yung mga passports nila, ibig sabihin ma'am, may problema doon pa lang. Tapos, dapat ho, mahigpit ho sila. Kung Chinese yan, mamaya, fugitive po yan. Dapat may coordination po with the other foreign counterparts. Ano? Kasi kami ma'am, na, sa totoo lang ma'am, tsaka lang namin natutuklasan na may mga record pala itong mga nagtatrabaho dito. Once na pumasok na po, yung mga foreign counterparts mo natin, local, foreign law enforcement counterparts, pag chinek po nila yung isang tao, lalabas po yung totoong pangalan at lalabas po yung mga records. Dapat po ma'am, hindi ganun. Dapat, pagpasok pa lang ng tao, ng foreign national, doon sa mga kumpanya dito, kahit hindi POGO, dapat alam na natin, ah, matino yan, at check na namin yan. Kaso ma'am, baligtad dito eh. Tsaka pa lang natin nalalaman na may record yan, pag-chinek po ng foreign counterparts. So step one sana, ano, yung pagpasok sa Pilipinas sa immigration, natutukan yung mga Chinese citizens o Chinese nationals. Pero may mga ibang dayuhan na kasama dun sa mga na-raid ninyong POGO na na-deport din o illegal workers. Parang ang pag... Ano pong mga bansa yung pinanggalingan ng ibang mga POGO workers na inyong nahuli? Majority po dito, ma'am. Mga from China. And then Vietnamese, and then we have Malaysian, we have Malaysian Burmese, meron po tayo. Marami po ma'am, may mga ilan-ilan po from Rwanda. Yun po. So ibig sabihin, kung sakaling nagkaroon ng coordination bago pa naganap at naging malaganap itong problema na to, yung Interpol, ano po, nalaman yung sinasabi ninyo may record pala to na fugitive. May record pala to na may kaso na pending sa bansa nila at meron palang recruitment across borders na nagaganap. Hindi mo ba ito nasilip sa report ng Interpol? Ma'am, maganda po yung ano, sinabi nyo na yan. Kasi ma'am, na totoo lang ma'am yung recruitment ng nangyayari online. Eh. Marami pong online platforms na nakakalat mo ngayon, kahit check po natin sa social media ngayon, na open po yung recruitment ng mga scammers, ano, ng mga POGO hubs na ito. So doon pa lang, dapat sinisimula na po natin yung investigation. Kasi malalaman po natin, halimbawa, kung papunta po ng Pilipinas, saan sa Pilipinas, yung pupuntahan ba, yung nag-post po ba ng application na ito, anong nag-hire na ito, eh, may mga lisensya. So doon pa lang ma'am, sa post pa lang po nung hiring nila, malalaman na natin kung yung pupuntahan ng mga papasok doon ay illegal. So malaking bagay po yung sinabi niyo na yan ma'am. So madaling sabi, nagkaroon ng balita dati ng corruption o parang yung pastillas, ano, syndicate sa immigration. Posible ho ba na parang kaya nagkaroon ng daloy ng maraming mga foreigners dito sa mga POGO hubs na to na illegal? Eh dahil meron ding problema talaga sa immigration na hindi nalutas? Yun po ma'am. Si Commissioner Tansinko po, minsan napapag-usapan po yan na kailangan ho talaga maghigpit yung sa immigration natin. Siguro yung paggamit po ma'am ng makabagong teknolohiya para po dito. At tapos hindi na po kailangan kasi ma'am ngayon yung ano, yung pupunta ka pa sa isang office para malaman mo kung may kaso. Dapat dito talagang pag-check pa lang sa computers natin, dapat alam na kagad natin eh. Pero ang nangyayari ho kasi, kung ano ho yung binigay na pangalan nitong mga workers na ito, yun po yung tinatanggap natin eh. So, kaya kung mapapansin nyo ma'am, may mga nagkaalat tayo ng mga IDs, national IDs. Yung even passports, nakakahuli po tayo ng passports sa Taiwan, ano,
na gamit Pilipino passport. Pero pag chinek mo, ma'am, yung mga identities nitong mga to, mali-mali ho, hindi ho talaga sila yun eh. Nagbabago po sila ng identity pagdating po dito. So, ibig sabihin, hindi lang immigration, kundi sa passport processing, ano po, may problema. Yes, ma'am. Yung visa, yes, ma'am. Pagka ASEAN, visa free tayo, ano ho? Yes, ma'am. Opo. Sa ASEAN. So, yung mga ganung steps, kung talagang gusto nating masawata, ano pa yung pwedeng gawin? Liban dun sa parati na lang may raid kayo, may kasong ipa-file. Kasi tila 100, sabi niyo baka 300 plus pa yung inyong dapat tutukan na mga pogo? Yes, ma'am. Ang pinakamagandang nakita ko dito, ma'am, parang it must be a whole of nation approach ang gawin natin, ma'am. Para hindi na masyadong ma-hassle, ano? Dapat isang grupo na lang po ang titingin dyan. Hindi na ho kailangan pumunta ka from one office to another office to another office. Kasi ma'am, doon po pumapasok yung ano yung corruption na sinasabi natin eh. Na non-appearance, hindi na ho sila pumupunta sa office na yon, papadala na lang sila ng pictures. Yun po kasi nakita namin ano, may mga IDs po kami na re-recover doon sa mga raids natin na mga Chinese po yung nakalitrato. And then mga national government issued IDs po yung ID na ginagamit nila. Pero yung pag-check po yung mga pangalan nila sa mga immigration, sa mga counterparts po natin from other countries, hindi po sila yon. So ibig sabihin dito po nakakapag-assume po sila ng bagong pangalan, bagong identity. Ibig sabihin masyadong malawak yung problema, ano po? Kasi kung talagang sasabihin natin na merong gaps o merong failure o may weaknesses, hindi lang immigration, passport, processing, even yung palagay ko eh yung pagkoran ho to begin with kasi. So tayo ho ba'y nabudol ng husto nitong mga pogo na to kasi parang lahat ng weaknesses ng regulatory agencies natin eh ngayon ay lumalabas na sanhi ng problema. Pwede niyo pong sabihin ganun na ang tingin ko po na napag-aralan nila yung weakness natin. Mm-hmm. So nakita nila yung mga weaknesses natin na madaling mag-apply ng ID doon. Well, non-appearance pa, basta magbigay ka lang ng ganito, magkaka-ID ka. So doon po dapat maghigpit tayo sa mga IDs natin. Kasi once na nakakuha ka po ng national ID, meron ka po driver's license, at kumpleto ka ng mga license, may PhilHealth ka, ano? Ang susunod pong gagawin mo, mag-a-apply ka na ng passport. So with the assumed name, ano? So pag may passport ka po, pwede ka nang pumunta sa iba-ibang bansa. Tapos gagawa ka na, magkakalat ka na ron sa ibang bansa, ano? Pero ang dala-dala mo pong passport ng Pilipinas. So yun po ang masakit. Masisira po ang Pilipino. Na hindi naman po ginawa ng Pilipino. So yun, yung mga documents na yun, ano, civil registry records. Sa kaso ni Bamban Mayor Alice Go, birth certificate yung kine-question. Dito ho ba sa, kasi parang we're looking at vulnerabilities, ano, yung civil registry process natin eh napakahina o madaming gaps. Pagdating doon, yung mga government issued IDs, pati sabi ninyo yung PhilSys, yung national ID. So ano ho ba to, breakdown ng regulation sa Pilipinas? Sa akin po ano, parang eye opener po, mamalu. I think this is the time na kailangan balikan po natin yung mga proseso po natin. Baka minsan ho parang may kailangan masilip po talaga natin eh. Bakit nangyayari 'to, ano? Baka yung proseso po natin ginagawa hindi na po akma sa tamang panahon na ito. Yung mga gaano kalaki perang umalat dito sa Pogo at sino yung mga pwedeng parang sabihin na natin may sala? Kasi minsan the laws are okay, the processes are okay, pero people are not okay and they're in for some money on the side. Sa pera, ma'am, wala pong problema sa kanila yung pera eh. Sa kanila parang baliwala ang pera, ma'am. Actually, yung mga Alphard nga nila, ma'am, pamalengke lang nila yan. Yung mga Alphard na sasakyan. Sa atin, para sa atin, luxury car yan. Talagang pang mayaman. Eh. But as we can see, dun sa mga pogo na na-raid po namin, ito parang pang-kidnap lang nila, pang-pamalengke lang nila, everyday car lang ito sa kanila. So, ang pera, baliwala po sa kanila. Pero yung pera, para sa mga pwedeng ma-convert, ano po? O pwedeng mabukulan o mabigyan ng komisyon. Gano'ng kadami yung sa tingin ninyo? Kasi may downstream economy din po ito, ano?
whether mga nasa uniformed services, civilian agencies, marami hong protection racket? Yes, ma'am. Definitely, ma'am. They will be protecting yung interest nila. And one way of protecting the interest, ma'am, is yun nga, mamimiar ka ng mga kung sino-sino na mga tao sa taas, pipiaran mo po yan. Tapos, syempre, yung mga kaso po, ano, kasi may mga nahawakan po kaming kaso na ilulusot nila. Like, alimbawa, ma'am, may tinorture sila. Tapos, ang gagawin po nila dyan, papipirmahin po nila ng affidavit of desistance. Ibig sabihin, wala pong reklamo yung tinorture nila. Tapos, bibigyan nila ng pera, pauwi na nila. Yun know yung nangyayari sa sistema po ng mga magpupugo. So, parang lahat ng kalokohan na papasukin nila, alam na po nila kung paano nila lalabasan using money. Ngayon, Yusek Gilbert, meron bang parang posibleng mga pangalan na lumalabas ng mga nangurakot? Local officials, barangay officials, PNP, immigration, na sinisilip kayo na protector ng mga pugos? May mga iniimbestigahan na po, ma'am, but siguro it's up to the investigating body na lang po. Sa amin po kasi is just we will be focusing on yung mga complaints po na pinadaan sa amin, like the torture, yung pagpasok po ng mga illegal foreign nationals na yan, and yung operation po ng POGO. But as far as yung mga involvement ng local government, yung DILG po mga humahawak, and then the ombudsman, binibigay na lang po namin sa kanila yung mga support. Yusek, meron hong election tayo next year, ano? Ang sabi ng sa Senado, isa nilang inaalala, may politika sa POGO. Ibig sabihin, pwede kang mag-fundraising kung ikaw ay kandidato. Pwede rin talagang mangako ka na, sige, poprotektahan mo sila kapag ikaw ay nanalo. Gano'ng kalaki po yung pagtatali ng political ambition ng ating mga LGU o mga re-electionists at posibleng pondo manggagaling sa POGO? Yun ho ba'y sinisilip nyo na rin? Bibigyan ko na lang po kayo, ma'am, ng figures, ano, ma'am. Mm-hmm. We have may hinahabol po tayo mga 300 plus na POGOs. And all in all, siguro mga 500 plus ang POGO dito sa Pilipinas. Kasama na po yung may mga permits. And hindi ho barya yung kinikita niyan, ma'am. Million-million po ang kinikita niyan sa isang buwan. At kaya po nila na mag-donate. Kung sino man ho siguro yung magiging sponsor nila para maproteksyonan nila, kaya po nila mag-donate. And bilangin nyo nilang po, kung 500 plus yan, kung magdo-donate po halimbawa, ma'am, ng 2 million yan kada isa, siguro kayang-kaya po nila. So kung ikaw ay kakandidato sa Mayo at parang tipong may pondo na pwedeng makuha sa POGO, medyo illegal na pera pero pwedeng itago, ibig sabihin, talagang dapat bantayan pa rin ho itong mga POGO dahil baka sa May 2025, ang ating halalan maging decision makers ang mga POGO operators. We can say that, ma'am. We can say that with all the resources and connections they have right now, ma'am. Pwede po natin sabihin ka. Okay. Yusek, sabi ninyo, well, ang inyong trabaho anti-organized crime. Ano po ang tututukan ninyo? Pag-file ng mga kaso, etc. Pero sinilip po namin, ang liit naman ng ahensya nyo. Although parang coordinating body kayo, ano ho, na may suporta from major agencies, DILG, PNP, etc. Ilan mo ba yung tao ninyo? Sa isang POWA audit, sabi 16 lang ang tao ninyo. Yan nga po, mamang ano eh. Ang PAOK po, ano, 40 plus lang po kami. Ngayon, 40 na. Okay. Opo. But yun nga, ang tinitingnan po natin talagang marami po eh. So kailangan po talaga namin yung tulong ng ibang ahensya. So kadalasan po talaga nanghihingi po kami ng tulong sa ibang ahensya para po masuportahan kami every time na may re-rating po kami. Okay. So yung 40 plus na yon, ano po yung composition? Ilan yung abogado? Ilan yung mga parang may police operations training, etc. Para lang may idea yung mga tao dahil parang palagi kayong nasa balita ngayon. I don't think people have taken notice of how many people do you have. Yeah. Ako po, isang retired general po ako sa PNP. And then may mga kasama po rin ako, puro retired po, na galing po sa Philippine National Police and the Armed Forces of the Philippines. Meron po akong isang galing sa Armed Forces of the Philippines. And then,
Karamihan po mga estudyante po. Kagagraduate lang po. But these are brilliant students na pag pinag-research ko po talagang nakukuha po namin yung dapat i-research. And I'm very proud of this team, ma'am. Dahil with such a small number, ma'am, nagagawa po namin yung dapat namin gawin. Okay, yung mga estudyante nyo, eh, hindi naman PNPA galing, ano? Hindi naman galing sa Philippine National Police Academy na dati kayong hepe? Ah, hindi po. Karamihan po dito, yung mga magagaling po sa, ano, sa IT. Okay. Apo. Ngayon, Yusek Gilbert, alam ko, naging TOIM din kayo, no? 10 Outstanding Young Men, at saka marami din kayong naging karanasan. Pero, sa totoo lang, ano mo ba yung relasyon? Merong PAOK, may PAOK TF, merong NACTA. Ipaliwanag nyo nga ho, parang layer-layer, yung mga anti-crime bodies. Ang PAOK, dati kasi ma'am, yung PAOK may task force sila eh. So may parang contingent po sila na mga sama-sama po, yung AFP, PNP, NBI, meron po sila mga piskal. But now ma'am, hindi na po kami gumawa ng task force. Ano na lang po, yung commission na lang po, yung Presidential Anti-Crime Commission. But ang ginagawa po namin, pag may mga operation po kami, tumatawag na lang po kami ng mga makakatulong namin. So talagang yung 40 po na yun na lang yun. And then pag may kailangan po kami na tao, nangihingi na lang po kami ng mga tao. And unlike po yung mga dati na talagang may sarili po silang task force. Okay. Yung NACTAF, ano naman po yun? National... Sa ano po yun? Dati po, anti-kidnapping po yun eh. Task force po. Ngayon po, meron na po kaming ano, yung AKG, yung anti-kidnapping group. Isang malaking grupo na po yan sa Philippine National Police. So sa dami ng mga layer-layer na ahensya, so pasintabi po. Pero parang sa isip ng mga tao, pwedeng magturoan. Pwedeng walang accountability-ng malinaw. Paano ho yun aayusin, sir? Kasi parang sa inyo, ay mukhang hilahod na kayo, ano ho? Sa trabaho, may mga kaso pa sa court na kayo ang complainants o kayo yung parang haharap. Eh ano yung magiging papel ng iba? Kahit na sabihin na natin meron kayong authority to mobilize all other agencies of the PNP, AFP, DILG, etc. Ano ho yung pwedeng streamlining? Ano po, may delegation po kaming ginawa, ano? Kami po parang kami po yung ano eh, yung nag-i-intel work. Kami po yung nagmamanage ng kaso, kami po yung nagpapatakbo ng operation. But yung sa investigation po, binibigay talaga namin sa Philippine National Police. Kasi po, them being, yung meron po silang CIDG yung for the investigation, meron po silang ACG, yung Anti-Cybercrime Group. Sa kanila na po namin binibigay yung pag-iimbestiga po. Para po, even yung mga pag-attend po sa korte, ma'am, sila na po yung humaharap. Ngayon, kung kailangan po kami humarap sa court being the case manager, then pumupunta po kami. Sino ang may hawak, sino ang may custody ng evidence? Kasi mukhang sandamakmak, ano ho, yung nasamsam ng mga computer, sabi niyo may droga pa, may mga epektos dun sa mga torture chamber. Sino ho? Kasi magiging mahalaga ito kung may kaso man na gusto nating ipanalo. Opo. For these cases, ma'am, na hinawakan po namin, pag ang computer po, ang nagko-custody po yan, yung Anti-Cybercrime Group. Mm-hmm. Opo. Pag yung, halimbawa po, yung CIBG ang ginamit namin, pag may iniimbestigahan po kaming halimbawa, nag-torture and then yung mga ebidensya po, minsan yung korte po nilalagay po nila na magiging custodian, halimbawa ma'am yung CIDG kung may makuha pong mga pera, kung meron pong mga sasakyan naman, minsan ho highway patrol group. Pero dito po sa mga previous raids namin ma'am, yung mga sasakyan nandun po mismo sa ano, sinisecure lang po namin doon sa mga pogo hubs na nakuha namin, kinakadena na lang po namin, tapos pinagdidikit-dikit na lang po namin. At ma'am Malu, siguro marapat lang nasabihin ko ma'am, lahat po ng ni-raid po na kung saan po ang PAO po ang naging lead agency, lahat po ng ni-raid namin ng mga pogo hub, sinasubject po namin yan ma'am for criminal and civil forfeiture. Meaning ma'am, yung mga, opo, meaning ma'am, yung mga buildings po, like halimbawa ma'am, dito sa may Pasay,
yung buildings po na nakuha namin dyan, ma'am, yung dalawang buildings na napakalaki, under civil forfeiture na yon, ma'am, and criminal forfeiture. Meaning, ma'am, may possibility na mapunta po sa atin yan sa gobyerno. Gayun din po yung sa San Valley namin. At itong sa Banban, ma'am, ang custodian na po niyan, ma'am, yung PAO. Under criminal forfeiture na po yung mga yan. May mga ganun pa ano ho, na dapat tingnan kasi yung mga kaso medyo tatagal. Ano ho yung pondo ng PAO? Mukhang napakaliit. Ano ho? Parang kumbaga, ano yung PC na ilalarga ninyo dahil sabi ninyo, you don't know when this will end. Yes, ma'am. So far, ma'am, very very supportive po ang ating Executive Secretary Lucas Bersamin. As to, malaki po kasi yung ginagastos talaga ng per operation, ma'am. Imagine, ma'am, pag na-raid mo po yan, ma'am, automatic, ma'am, kayo na po ang magpapakain doon sa mga nahuli nyo. Kayo na po yung magpapakain doon sa mga nagbabantay dyan. Kayo na po yung magbabayad ng ilaw, ng kuryente, ng tubig. Kasi nagtatakbuhan na po yan eh. Tapos, pag habang nag-hearing po yan, ma'am, kayo po yung gumagastos yung dadalhin niyo sa korte, yung mga yan. Tapos pag nagkaramihan po dyan na hospital pa, ma'am eh. Kasi yung iba na de-depress o pinadadala natin sa hospital, tayo pa rin nagpapa-hospital. At yung pagpapadeport po niyan, tayo yung gumagastos, ma'am. Tayo yung nagpapadeport dyan. Ang mabigat pa dito, ma'am, pag alis ng mga dineport, ma'am, magdadatingan, ma'am, yung mga nanay. May mga naanakan po kasi sila eh. So, ngayon po, may mga alaga kami siguro na mga 8 o 12 bata na kami po yung sumusuporta sa panggatas, mga pampers, tsaka siguro yung paminsan-minsan inaabotan namin yung panggastos yung pamilya. But we're trying to coordinate with the DSWD, ma'am, kasi yun po yung isa, kasi ayaw namin talikuran, ma'am, yung ganung responsibility, ma'am. Nakikita namin na na problema ito eh, na hindi namin dapat talikuran. But I already informed the Executive Secretary about this. Sabi ko nga, pangit naman na hinuli na nga natin, pinareport natin yung tatay, tapos yung anak, pababayaan pa natin. Oh, so ilan ho ngayon yung bali, inampon ninyo o naiwan sa inyong custody na inaalalayan? May mga 12 bata po kami ngayon, na pati yung nanay, na hindi naman po inaalagaan, but pag nangangailangan po sila, magkasakit yung anak, tatakbo po sa amin. Pag kailangan po ng panggatas o pampampers, yun po tumatakbo sa amin. Pambayan dun sa minsan sa bahay, dahil wala na. Kasi wala na po yung tatay eh. Mm-hmm. Siyempre, hindi na po sila magkaroon ng contact. So, nakakaawa din po. Eh yun ho mga nahuli na parang meron pang pending cases o kailangan pang mag-testify. Yung mga kinasuhan natin, ma'am, for yung nagpapatakbo po ng mga pogo na yan, especially yung mga bosses po na naiwan. Nandito pa po yung mga yan kasi may kaso po. And those who are involved in torture or those who are inflicting harm dun sa mga workers, ma'am, nandito pa rin po sila nakakulong. Kinasuhan po natin yan. Kasama po yung mga witnesses, ma'am. Yan, siyempre, aalagaan po rin po yung mga witnesses and those who are complaining, yung mga complainants po, ma'am. Aalagaan mo pa rin po yan kasi hindi naman po kailangan padala mo kagad sa China yan o sa bansa nila kasi kailangan mag-testify muna po sila dito. So, kailangan alaga pa rin po natin yan. Alright. Yusek Gilbert, so marami kayong trabaho pero marami rin panganib na hinaharap. Ano po? Ano ho yung risk? Wala ho ba so far na naging banta sa security o safety ng mga PAOK personnel? Sa mga threats, ma'am, may mga natatanggap na rin kami. And surprisingly, mga 3 days ago, ma'am, may nahuli po kami ng isang torturer o yung isa po siyang enforcer ng Pogo. And nakita po namin while he was browsing yung ano niya, yung cellphone niya. Nakita po namin may mga patay dun sa cellphone niya, yung mga siguro yung mga sinakta nila, yung mga pinatay po nila. Hindi ko alam bakit kailangan mong picturean yung mga patay. Yung mga napatay, ano? So surprisingly nung pag-browse niya, nakita ko po yung picture. Yung picture ko doon sa cellphone niya. Sabi ko, di ko lang alam kung kung ano yung intention niya of having my pictures inside doon po sa cellphone niya. Mm-hmm.
sa iba po ninyong personnel, yung 40 brave men and women ng PAOK, wala pa po bang mga nababalita na panganib? Kasi po ma'am, meron po ma'am, may mga threats kasing natatanggap, may mga nagpaparating na mag-iingat kayo. Pero ma'am, trabaho lang naman kasi ito eh. Ang iniintindi lang po namin, kami pong mga nasa PAOK, siyempre yung pamilya po namin. Yun lang naman po. Pero as far as yung trabaho po, trabaho lang to, wala naman pong personal. So Yusek Gilbert, dahil sa napakadalas na sa balita kayo, no, ang Senate ho, yung ilang senador sa mga hearing, lalo na nung matapos yung closed door, ano, executive session, sabi nila dapat iban na ang mga pogo. Yun din ho ba ang damdamin ng PAOK? Kagaya man ng sinabi ko kanina, yung negative kasi, it outweighs, ma'am, yung benefits na it promised us eh, na magbibigay ng trabaho. Ang nakikita ko, it brings more crime dito sa atin, tsaka shame dito sa bansa natin. So, mas maganda siguro, ma'am, ano? Para sa akin po, opinion ko lang, tigil na lang po natin. Meron hong parang mga parang issue na labi-labi pa, no? Parang sabi ninyo, siguro mga 300 pa yung inyong tututukan ng investigasyon. And then you made a comment na you don't even know when this will end. Ano ho yung dapat bantayan sunod ng mga tao sa trabaho ninyo? Kasi may mga kaso na pending ngayon o na sumitin na sa korte, pero alam niyo naman na napakabagal ng judicial process, ano ho, sa Pilipinas. Ano ho yung next steps na sa tingin ninyo eh dapat performance indicator na tayo'y medyo nagwawagi naman laban dito sa mga illegal na pogo? Ma'am, yun po siguro yung magandang tandem namin ngayon. Nandiyan po si Executive Secretary Lucas Bersamin na dati pong Justice Chief. At nasasabi namin na, ano, na pwedeng napapakiusapan po namin yung mga court na baka ma'am o sir, pwede po nating i-rush na ito dahil po kailangan paalisin na natin ito. Kailangan po i-deport na natin. So, yung ibang kaso po namin, medyo mabilis po yung nagiging dating proseso. Mabilis po. Pero ilinaw lang po natin, yung hubang sa PORAC ay nagkaroon ng leak noong warrant of arrest? Meron po. Kasi nasa court pa lang po kami o yung mga tao namin, may nagpadala na po ng video na nagtatakbuhan na po yung mga tao palabas. So, pinaimbestigahan na po yan ng Supreme Court and si Executive Secretary Lucas Bersamin pinapaimbestigahan na po. So, ibig sabihin, dapat may babala din tayo sa mga West, ano po? At parang tipong pwede kasing sila ang tipster kung may mga raid or operation kayong gaganapin? Pwede pong ganun. Pwede rin pong sa polis, pwede rin pong sa mga kasama namin. Ano? Kaya nga sabi ko, kailangan imbestigahan na ito. Kasi ma'am, hindi lang po ito yung first time na nangyari. Even sa, yung sa ban-ban po. Parating pa lang po kami, nag-aalisan na eh. So, buti na lang po, naharang namin, ako mismo, yung mga PAO, yung dalawang gate, naharang namin, sinarang na lang po namin yung mga sasakyan namin para hindi po sila makalabas. Pero, mga nasa gate na po sila. So, opo, marami po, mga 3 beses na po nangyari sa amin ito. So, pwede kayong maisahan ng kahit sino, ano, o kahit anong ahensya. So, Yusek Gilbert, kayo po'y retired police major general. Sa personal, ito ho ba'y pinakamahirap na kaso o issue na hinarap ninyo? Sa akin ho, tingin ko ito ho yung isa sa pinakamahirap. Kasi nung panahon ho namin, ng mga kapitan, major, colonel po, kilala ko po yung kalaban ko eh. Mm-hmm. Dito, hindi ko kilala yung kalaban ko. At yung kalaban, hindi lang simple yung nasa Pogo o yung mga nirecruit ng Pogo, posible din yung mga protector ng Pogo. Ganun po ba? Opo, kaya nga po sinabi ko, hindi ko nga ho alam kung sino yung kalaban ko dito. So, kung dati nag-iingat ako, ngayon talagang sobrang maingat po kami. Hindi ko kaya maging ningas kugo naman ito. Sabi nila parang tipong, sige, ipasara na yung mga pogo. Pero dati ho, si dating Pangulong Duterte, tuwan-tuwa, parang invite them in. Parang medyo ngayon nagbabago yung ihip ng hangin, pero posible ho na hindi naman lahat talagang pipirme sa ganung posisyon na iban ang mga pogo. Opo, kanya-kanya po kasi ng interpretasyon niyan, ano. Pero yung sa akin po, kagaya ng sinabi ko kanina, kung ano lang po yung nakita ko and yung opinion ko po is kung ano lang po basing doon sa mga experience namin at yung nakita ko po.
Okay. So, Yusef Gilbert, kayo po'y in-appoint, ano po, na director ng PAOK noong 2023 January, ano po? Apo. So, ngayon, eh, parang halos 15 months in office. Eh, ano yung naging karanasan ninyo? May mga moments of doubt kayo na posibleng magawa ang magampanan ang trabaho ng PAOK? Saan kayo pwedeng tulungan pa to do your work better? Ma'am, ako ma'am, nagpapasalamat po ako na nandyan po kayo yung media. Kasi po, sabi ko sa sarili ko, ano eh, nung nagkakaroon na po ako ng doubt, sabi ko, the only entity na makakatulong sa akin, ma'am, yung media, kung nagda-doubt po ako. And of course, si Executive Secretary Bersamin, malaki po yung tulong po na ginagawa sa akin at yung suporta na binibigay niya po. But yun nga ho, yung media it plays a big role po dito sa pagkaka-expose nitong mga activities na nangyayari sa loob ng Pogo, illegal Pogo hubs. Pero talagang katulad sa West Philippine Sea, araw-araw nasa balita, medyo na-excite lang yung mga tao. Ang pwede nyong harapin is dahil nasa media nga kayo, babad, eh baka merong unbridled expectations ng results. Marami pong dumadating sa akin na ganyan, ma'am, na ano ba yung endgame mo? Baka later on, baliwala lang yung ginagawa mo. Eh, hindi ko na lang po masyadong pinapansin kasi yun po yung mga formula kung bakit hindi ho nagiging successful yung ano yung isang objective once na nagpadala ka po sa mga ganong klaseng chismis o mga impormasyon. Mga Marites at Tolits, ano po? Pero okay. Meron ka yung mga personal goals. Halimbawa, parang you'd be happy to see what? Anong result? Ako, ano, ma'am. Ma'am, natutuwa lang ako. Kwento ko lang. Yung mga anak ko kasi hindi nakikialam sa trabaho, kaya never na nakikialam sa trabaho. But now, nagtatanong na sila eh. Sabi niya, Dad, totoo ba yun? Napasok na tayo ng mga Chinese dito and our politics are saturated na ng mga Chinese. Eh. Tapos everyday nagtatanong sila and everyday sabi nila na pinag-uusapan daw sa school. Yung nangyari kay Mayor Guo, pinag-uusapan daw sa school. Sabi ko, ma'am, aba, parang nade-develop yung pagiging patriotism ng mga bata ngayon. Sabi ko, parang nabuhay pala nitong kaso na to, yung patriotism ng mga bata na dati hindi ganun, ma'am. Kasi yung mga anak ko is the usual teenagers, the usual youth natin na pa-TikTok. Now they're, ano eh, ang pinag-uusapan nila itong, nakamatsag din sila, ma'am. Eh. Kaya natutuwa ako. Siguro, ma'am, yun yung motivation ko kung bakit ginagawa ko pa ito kahit alam ko naman na delikado. All right. Pero parang sa huli, talagang dapat magkaroon sana ng progress. Ano ho? Hindi lang ho panganib sa national security o panganib pati sa politika natin dahil magkakahalalan. So meron ho ba yung parang gustong sabihin sa mga tao na bantayan natin ang mga kandidato at kung may relasyon sila sa mga illegal na Pogo? Yes, ma'am. Siguro naman, eto ma'am, sapat na po yung ginagawa natin. This is an eye-opener already, ma'am. Para doon sa mga botante natin na ano na kailangan maging mapagmatsyag tayo, kailangan marunong tayong mamili ano, kasi parang binebenta niyo na yung future natin once na nagkamali po kayo doon sa mga iboboto nila sa susunod at doon sa mga binibigyan ng protection o nasa protection circle nitong mga Pogo, taong gobyerno, nasa uniform services, etc. Ano yung gusto ninyong sabihin sa kanila? Baka naman makumbinsi pa na maging mas matuwid sa kanilang pamamaraan. Siguro, ma'am, yung mga tao po na yun, ma'am, once upon a time, ma'am, naging patriotic din sila. Eh. Siguro balikan lang uli nila, ma'am. Baka nakalimutan lang o kaya siguro konting paalala lang. Kasi, ma'am, nandun pa rin yun eh. Dapat lagi tayong nakapokus kung public servant tayo. Kung ano ba yung tama, ano ba yung servisyong tama na pwede nating ibigay sa mga tao at sa pamilya natin. Di pa kayo napapagod, Yusek? Hanggang kailan ang inyong pasensya at PC? Ewan ko po, ma'am. Tinatanong ko rin sa sarili ko yan, pero stay pa rin siguro ako, ma'am. Alright.
So fight pa rin, ano, kahit yes, parang insurmountable yung burdens ng PAOK, ano po? Yes, ma'am, po. All right. At sa mga tao ninyo, ay ganun pa rin naman ba ang moral? Opo, yun po yung lagi kong chine-check eh. Yung moral nila. Kasi baka pag nanghina po sila eh, syempre po kailangan yung nakikita nila mga namumuno sa kanila, kailangan makita nilang strong or else magbibigayan po lahat. All right. Pero at this stage, you need more people, more personnel, more money, more funds. Sa akin po ano, suporta na lang po sa ginagawa. Pagtulong-tulungan na lang po natin ito kasi hindi na po question dito ma'am yung tao, hindi na po question dito masyado yung pondo. Ang question na lang po dito yung sincerity po natin sa gagawin natin. Alright, on that note, kami po yung nagpapasalamat ng lubos, Undersecretary Gilbert. At parang sa susunod yung interview, sana meron tayong update ano, sa ating mga kaso na isinumite sa korte. Magandang araw, Yusek. Thank you po, ma'am. Thank you. Para sa iba pang karagdagang mga balita at impormasyon, ay huwag po nating kalimutang mag-like, share at comment sa video na ito, at huwag po rin nating kalimutang mag-subscribe to continue supporting us. Maraming salamat po sa inyong panonood, at naway tangkilikin po ninyo ang aming YouTube channel.